Life in America. Sama na padong, ma'am. Saliti. Sa maasin, sardong leite. Kailangan dumating ko sa harap ng bahay ko. Ang dami. Ilang box ba ito na? Ipadala natin. Ano ba dyan din ang kabir? 7 bucks. My God. First time na 7 bucks. Oh. Malakas yan. Kasi bata ka pa. Pero ingat ka din. Good morning mga kapatid. So, today is Monday. So, ngayong araw na to ang pick up ng aking mga bagahe papuntang Pinas. So, sa LBC ko ipapadala. Actually, it's my second time to send package to the Philippines through LBC. Diba? So, maganda ang weather ngayon kasi hindi katulad ng isang araw na parang may typhoon. Typhoon nga, or storm, di ba? So, maganda ang aming Monday today. So, ayan, actually, medyo makala tong garahe namin mga kapatid. Medyo naayos-ayos nga ng konti, but not really totally. Ayan, no? Hindi kasi marami pa kaming dapat gawin. Gagawa kami ng shelf dyan. At saka doon sa gilid na yun. Kasi ito yung mga ginawa ni Javi na chef. Siya lang ang gumawa niyan. Yan, pati yan. And then, yun yung project niya na next daw ay gagawa siya dito. Hanging at doon. Kasi kailangan naming ayusin may mga ano si Javi dito mga kapatid niyo. Mayroon siyang mga machine. Yan. Pag mag-cut siya ng mga... Ano, pag may gagawin siya, siya lang ang gumagawa ng mga shelf na ipapagawa ko minsan. Ayan, may mga table siya sa, may mga working table siya. Pagahin na, natapos namin kahapon ng anak ko. Ayan. So, actually, it's 7 bucks for the first time. Kasi, ayan. So, ang aking extra large is 2 bucks and then ang aking large is 4 bucks and then I have small. Ayan o. Kaya hindi ko sana to ipasok sa small kasi mahal eh. Actually ang small is 65. So parang ano, kaso lang sabi ng anak ko, sige na na, ibagahin mo na lang yan para wala na ng problema, sabi niya. So, ayun. So, kung nakikita nyo, ang box ko, every time nagsisend ako ng box through Philippines, to Philippines, nilalagyan ko talaga niyan. Kasi, I feel that my box is protected through Jesus Christ. Diba? Kumbaga, yung faith ko na walang gagalaw sa bagahe ko kasi para sa pamilya ko at sa mga ibang tao na gusto kong bigyan sa aming lugar na may mga friends ako, close family friends, di ba? So, yan.
Ganyan din ako nung nagpadala din ako ng 2019, ganyan din ang ginawa ko, nilalagyan ko talaga ng mga ganyan. Lahat ng mga box ko, ganyan, ayan o. May mga nakasulat yan. Na, ganyan. Ito rin o, meron din siya o. So, ito namang dalawang to, ito naman yung dalawang extra large na hindi siya ipapadala kasi ito yung box na papunta ito ng Philippines din but sa Manila kasi ito yung aking inipon na mga gamit para sa aking dalawang property sa Philippines. So, kailangan mag-iipon-ipon na ako pa kunti-kunti mga kapatid. So, mag-iipon-ipon na ako pa kunti-kunti para pag turnover na sa property in God's will, di ba? So, meron na ako mga gamit sa bahay na ilalagay kasi meron akong bahay sa Pampanga if God's will, kaya ko pang bayaran, di ba? And then, meron din akong condo na nasa Manila. My God, hindi ko maano yung lugar. Basta, para akong naano, baka ilagay ko na lang sa description kung, or sa caption, kung, saan ba itong lugar? Nawala ako talaga sa ano, hindi ko maalala. Oh my gosh. Ngayon, naalala ko na. Sa Fairview. So, mayroon akong condo na, hopefully, hindi ko sure kung kailan ang turnover ha. Sa Tres Residency sa Fairview. So, 2-bedroom yung condo ko dyan in the future, di ba? And then, yung house and lot naman ay sa Mabalacat, Cheerful Homes. So, kaya nag-unti-unti kong mag-ipon mga kapatid ng mga gamit sa bahay, kitchenware o mga anything pa, mga towel, para mayroon akong mailagay pag i-turn over na in the future, di ba? So, ganun lang yan. Kasi, mahirap din kasi kung wala tayong investment eh. As long as kaya pa natin mag-invest, basta kaya lang at malusog pang ating katawan, di ba? Ganun lang. Di mag-invest, di ba? Wala naman tayong i-invest kung wala din tayong ipang-invest, di ba? Ganun lang. So, thank God, naumpisahan ko na din mag-invest kasi nung madaming years, dahil nga, nagpaparal ako ng mga anak, nagparal ako ng anak ko, na mapatapos ko yung kung sino mang gustong mag-aral sa kanila. So, may napatapos na rin ako. So, ito na yung time na nag-invest ako, di ba? It's not bragging, but I'm proud din bilang OFW na nag-Saudi ako noon hanggang nakarating ako dito sa Amerika. So, di ba? So, ganun. Thank God a lot sa binigay niyang biyaya sa akin. I don't want to cry. So, ang box ngayon sa LBC, mga kapatid, depende rin sa area. Kasi yung area ko is papuntang Leyte kasi Bisaya ako. So, pag Manila, I think medyo mura-mura kasi sabi ni Kuya ng aking ahente, si Kuya Kirk na taga Cebu. Shout out, Kuya. Yung small pag Manila is 50. But if pag Leyte, pag Southern Leyte, is 65. So, para sa akin, mas okay sana kung i-large na lang. Kaso parang nakagayak na yung box namin. So, hindi na lang namin tinuloy na i-large. So, ganun talaga. Gagastos ka talaga, diba? So, ito ha. LBC, pag extra large, but papuntang Leyte or Visayas, is, ang extra large is 110. And then, ang large is 95. And then, ang small is 65. Ganyan kamahal ang bagahe ngayon. Actually, nagmahal siya kasi dati, hindi ganun ang papuntang Leyte. Noong 2019, nung nagpabagahe ako, is actually, yung large is, I think, is 80 or 85. So, nagtaas talaga sila. Sabi nga ni Kuya, wala na daw mura ngayon.
Totoo naman kasi, 'di ba, after ng nung nag-pandemic na ganun nagmahalan lahat, kahit nga sa Philippines nagmahalan lahat ng mga bilihin. Totoo talaga 'yan, 'di ba? Hindi rin natin sila masisisi kasi nagmahalan naman talaga lahat. So, inaantay ko lang yung aming pick up kasi pag pick up ng bagahe dahil sabi ni Kuya, nag-change yung schedule niya. I think may busy pa siya. Meron pa siya ibang pinipick up. So, sabi niya, after lunch, so this time, sabi niya, sa text message niya is 3 to 5pm. So, sabi ko, just be sure na na this day talaga i-pick up kasi I'm working. So, walang tao sa bahay pag magpipick up siya na may pasok ako. Pansin niyo, dito sa garahe ko, mga kapatid, mayroon din akong mga flowers. Artificial flowers yan, mga kapatid. Kasi gusto ko, pag enter ko ng bahay, mayroon ako makitang bulaklak. Parang nakaka-relax, di ba? Kahit pagod ka, paglabas mo ng sasakyan, mayroon kang bulaklak na makita. Di ba? Ngayon doon naman yung aming electric fan. Pag nagtatrabaho ka dito, pag nainitan ka, mayroon kang fan. Di ba? Kasi minsan pag summer, mainit eh. So, yan. Kung totoosin, mali itong bili ng electric fan namin eh. Kasi, dapat, yung umiikot, ito hindi to umiikot eh. Lang siya, straight. Kaya sabi ko kay Javi, mali yung bili natin. So, baka bibili na lang kami next time ng yung sa ceiling talaga na umiikot siya kahit saan. At kahit saan ka napunta, nahahanginan ka, di ba? So, ito na ang pick up, mga kapatid. Ang itim ng mukha ko nangyari. Para akong sa lamig. Ang lamig kasi dito. So, ayan na ang aking bagahe. Papunta na ng Pilipinas. Napuno na ng mga packing tape. Ayan. May nakalagay pang sea cargo. O, diba? Ayan. Nag-backing muna yung mag-pick up. Ayun, binaking ni Kuya. Kasi mahirap kasi pag hindi yung ang nakaharap sa puwit. Yan, mahirap. Ay nako, ang eroplano. Alam nyo ba ilang eroplano nang dumaan dito mula kanina pa? See you, Philippines! Mga bagahe. Madali lang kasi parang may hagdanan siya. Cute si Bubi. Naka-Ray-Ban. So usually kasi, mga kapatid, pagka kunwari magpapagahi ka ng mga 6 or 7 bucks, so ganun din kadami yung box na iiwan nila. Pero nagtanong si Kuya sa akin na anong klaseng box yung gusto ko. Sabi ko large na lang, wag na yung extra large. So large ang iniwan niya sa akin lahat. Yung iba ko kasi mga extra large dito, nung pumunta si Javi doon sa LBC mismo, bumili siya ng box. So, extra large yung nabili niya. Kaya, may extra large ako. So, mas gusto ko yung large lang kasi yung katamtaman lang yung bigat, di ba? So, at saka, mas din yung presyo. Hindi rin masyadong mahal. Hindi katulad ng XL na may kit 100 yung bayan. So, ganun lang, mga kapatid, di ba? So, ayun. Kung lang yung laman naman ng box ko. Yung para sa pamilya,
mga close family relatives, na close family relatives dublipa, no? Kung sa mga loved ones ba, kumbaga, mayroon ding mga friends na close sa akin. So, kung ano na nila, kung anong maibigay ko sa kanila, mayroon din sa mga inaanak ko, yung mga ganun, na hindi ko nakikita ng matagal na. So, hanggang sa kayang magbigay at may maibigay pa ako, di magbigay, di ba? Ganun lang naman yun. So, tapos na si Kuya nag-ano, pick up mga kapatid, umalis na. So, binigyan na naman niya ako ng box. Pero nag-iba yung kulay ng box nila, nag-brown. Ito, puti. Tapos ito naman binigyan niya sa akin ngayon, brown. Parang first time ko nakitang may brown. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actually, 7 yung iniwan niya sa akin. 8 na box. Kasi itong isa na laglag, binigay na lang niya sa akin bigla. Eight na ang iniwan niya. So, see you, Philippines! Diba? So, darating yun ng Philippines, siguro mga... Kasi sabi ni Kuya, ano daw, siguro this coming Friday or Saturday ang ano shipment. So, hopefully, darating yun ng mga end of May. Siguro, ganun. End of May or first week of June. So, minsan man, maaga rin siguro ang dating minsan, diba? So, babush mga kapatid. Bye for now!